Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang mensahe ng kapayapaan sa DWD. Hatid sa inyo ng Imam Council of the Philippines, Salam Advocates of the Philippines, at ng Rotary Club of Manila, Quiapo Central. Ang mensahe ng kapayapaan sa radyo. Para sa bayan, para sa kapayapaan. Assalamu alaikum, peace be unto you. Wa alaikum assalam, peace be to you too. It's the best salam, spread it everywhere. Allah gives you peace, go wherever you may. It's the best salam, spread it everywhere. Allah gives you peace, go wherever you may. The prophets used to say, Assalamu alaikum. Once heard, we must say, Wa alaikum assalam. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ta'ala wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang mga katropa, ang ating mga minamahal na kababayan sa anumang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, ang aming pagbati ng panalangin ng kapayapaan para sa inyong lahat. Saan man kayo, ano man ang ginagawa ninyo, inimbitahan din namin kayo sa loob ng isang oras upang samahan kami. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran sa araw na ito. At ako po ay may kasama at meron pa rin po kami mga kasama darating, subalit alam naman po ninyo ang sitwasyon. Kapag nasa EDSA ka, medyo magbilang-bilang ka ng oras at dapat magbaon ka ng mahabang pasensya. Ang aking pong kasama dito sa studio ay walang iba kundi si Bro. Ah, yes, first and foremost, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Greeting of peace to all of you out there and Jama Mubarak. Thanks Brother Yusoph for coming again here. Okay, Jum'a Mubarak. Ang ating kasama si Dato Sukarno Butuan Abo, ang ating pong partner sa araw na ito. At ang ating mga kasama sa ay darating pa po. Medyo antayin-tayin po natin ng konti sapagkat napakaganda po ang ating pag-usapan sa araw na ito dahil kasama natin yung mga grupo galing pa sa Mindanao upang maging kabahagi ng ating pag-usapan dito tungkol sa mga nakapilang mga paksa. Una-una po ang ating pag-usapan dito, yung current issue. Walang iba kundi napapanahon, yung election issue pa rin. Dahil katatapos lang ng filing period ng ating mga kababayan na nagnanais upang magsilbi sa ating mga mamamayan at ating sambayanan, ang ating pong paksa ngayon dahil
napakahalaga ang pagbibigay ng impormasyon at mahalagang kaalaman tungkol sa darating na halalan, sapagkat bilang advocate ng kapayapaan, dapat magbigay na po tayo ng mga paunang paalaala sa atin mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga tinuturing na hotspot area kung saan maiwasan natin ang mga untoward situation. Yes, Brother Mando, no? Pag naririnig natin pag election period or time, ay maraming mga nagaganap na mga iba-ibang serye o sitwasyon, eh sana ngayong darating na election sa 2019 ay maging payapa at malaki yung pagbabago sa mga huling election, no? Dito natin makikita kung mayroon ba tayong natutunang pagbabago o aral sa mga previous na mga election. Tamang-tama at sa palagay po natin, sa haba ng panahon na iniintay natin yung tunay na pagbabago, ang landas ng ating pamahalaan ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong Mayor Rodrigo Roa Duterte, sana po ay magamit na natin yung kung ano man ang scheme o anong pamamaraan na ginagamit nila doon sa City of Davao. Sapagkat ang alam natin po, yung City of Davao po ay naging modelo sa lahat ng mga syudad in terms of peace and order, in terms of governance, at sa iba pang hanay, sa iba pang mga aspeto sa ating governance, dahil alam po natin, ang ating bansa ay composition of many islands and provinces. Iba-iba po ang dynamics ng ating mga kababayan. Opo, tama po kayo dyan, brother, no? Amando, ang Pilipinas ay mahigit 7,000 isla, no? Kung saan ay iba-iba yung mga tribu ng mga tao at iba-ibang kultura, tsaka sana ay gayahin natin bilang ehemplo yung mga kung ano man yung mga palatuntunin at pamamaraan ng City of Davao sa hindi lang pangpolitika at saka ekonomiya at pamumuhay at saka sa lungsod nila mismo makikita natin yung katiwasayan at saka pag-iisa at respeto sa pamamahala ng kanilang gobyerno, local government. In fairness naman, hindi lang naman sa Davao City. Of course, of course, of course. Pero nakikita natin na sila yung recognized ngayon, no? Yes. Not locally, but international. At alam natin na sa ibang NCR, meron din ng mga ganun mga cities na kung saan pasok sila sa adikay ng development at saka payapaan, no? Tama. At dito naman sa NCR, may mga siyudad din naman na napakahusay ang kanilang pamumuno. Ngunit ang topic po natin hindi upang i-judge yung ating mga kababayan at ang kanilang pamumuno, kundi magbigay po tayo ng mga paunang paalaala sa ating mga kababayan dahil napakahalaga po. Hindi po tayo dapat magsisisi sa bandang huli dahil ang alam po natin ang pagsisisi sa bandang huli. Ngunit dato, itong pinag-usapan natin, ang pangalawa pala dito sa election issue na ito is politics in Islam. Bakit kailangan natin pag-usapan ang politics in Islam? Hinintay lang po natin yung may-ari ng topic nito, naka-assign ito sa isang alim, sa isang nangangaral tungkol sa Islam. Sa kasamaang palad po ay nasadaan pa siya. At hinintay po natin, hindi po tayo nag-negative dahil napakahalaga po pag-usapan yung politika sa Islam. Bilang mga Muslim at bilang bilang advocate ng kapayapaan, dapat talaga maipahayag natin ng mahusaya ang pagpapaliwanag at mailahad yung tamang katuruan pagdating sa politika. Sapagkat para sa kaalaman ng lahat, yung ibang mga nangangaral, yung ibang mga maraming alam, ang sinasabi nila walang politika sa Islam. Ngunit bakit sa tuwing sumapit ang panahon ng eleksyon, ay may mga balitang maganda at mga balitang hindi maganda pagdating sa politika dito sa ating bansa. Kaya napakahalaga po ang ating paksa dahil para magamit natin at para masilayan ng ating mga kababayan ang tunay na katuruan ng Islam pagdating sa politika. Dahil ang kadalasan po, mali ang turo at mali ang interpretasyon ng relihiyong ito at mali din po ang mga balitang dumarating sa ating mga mainstream media. Bilang mouthpiece po ng mga Muslim at mga taga Mindanao, ito pong pagkakataon na ito sana ay maipaabot natin
ang pagtutuwid sa mga maling interpretasyon at mga miscommunication pagdating dito sa politika sa Islam. Brad, ang ating Mindanao po hindi isang probinsya at hindi isang grupo ng mga tao, ngunit nahati po tayo sa tribo at nahati din tayo sa probinsya. Ang ating pong kasama dito ay galing sa tribo ng Maguindanao at ang inyong lingkod naman po ay galing sa tribo ng Yakan. Kami po ay galing sa dalawang magkaibang tribo. Ngunit ang mga tribo po dapat hindi magbibigay sa atin ng paghati-hati, kundi magbibigay po sa atin ng pagkikilanlan at pagbibigay ng respeto. Sapagkat hindi po tayo nag-iisa sa mundo, lagi po natin isipin, hindi tayo pwede mabuhay ng tayo lang. Kapag nandoon ka sa kabila, lagi mo isipin, meron kabila. Kung iniisip mo ikaw ang pinakamarunong, mali po, ang lagi mo isipin, meron pang mas marunong sa'yo. At kung kinakailangan mo ng pagkakaisa, kailangan gamitin mo ang inyong pagkakaiba para magkaroon kayo ng pagkakaisa. Ika nga, yung unity and diversity. Tama po kayo yan, Brother Mando. No? Huwag po natin tingnan yung one side lang po. No? At saka, kailangan maging fair pa tayo. May kasabihan nga, no? Sabi na, two hate is better than one. So, kahit kailan po ay bilang tao o tayo gawa lang ng Diyos, no, ay nagkakamali po tayo. So kailangan po natin ng kasama, kaagapay at guidance. Ano ba ang mga latest update dito sa atin? Dito pa rin tayo sa paksang election issue. Ano bang latest update dito sa atin mga sinusuportahan, mga tao na alam natin sila ay maaring makakapagsilbi ayon sa programa ng ating gobyerno? Hindi po tayo nagbabanggit ng mga pangalan ng mga kandidato, kundi ang advokasya na sana po mapairal natin bilang barometer o bilang kriteriya doon sa pagpili natin sa darating na halalan. Tama po kayong bro. No? Kasi kung tayo po ay pipili man lang ng kriteriya, ay kailangan din po nating usisain yung mga... Tama, at dapat po gamitin natin ang ating kaalaman at maghingi tayo ng mga advice doon sa mas higit na nakakaalam, lalo na pagdating sa mga Muslim po, hindi po yun ang pinopromote yung pagkawatak-watak o yung pagsisiraan ng puri ng bawat kandidato, kundi inisip po natin kung paano natin magamit ang politika sa tamang paraan. Okay. Lalong-lalo po ang ating patnubay, ang ating basehan, ng ating mga decision making ayon sa Quran at ayon sa turo ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Yes bro, alam mo Brother Mando, no? Pag dumating yung magulo na ngayong mundo, pag dumating yung politika, parang lalo yatang gumugulo dahil sa mga iba-ibang mga issue at agenda kung saan ay nailimutan natin yung mga turo, kundi ang nasa sa isip natin ay kung paano tayo manalo, self-determination ang nangyayari. So, hindi na natin nakikita kung ano yung mga nasasagasaan natin. Correct me if I'm wrong. Tama po. At ito po ang isa sa mga napakahalaga natin pag-usapan habang hindi pa dumating yung ating... ang topic po ito naka-assign sa isang alim na dapat magpapaliwanag tungkol dito. Based po lang ito sa aming personal opinion at saka personal observation. Ang sa atin po ay... nagsumikap po tayo kung paano natin mapagsilbihan at makapagbigay po tayo ng mga mahalagang paalala. Ito pong mga nangyayari sa atin sa pagdating ng eleksyon ay maiwasan po kung mapanatili natin yung ating professionalism. Isa po sa mga dahilan kung bakit naging masalimuot ang ating mga kababayan pagdating sa eleksyon, kasi po wala naman pinipiling, walang mahigpit na pamantayan kung sino ba ang mga dapat lumahok sa eleksyon at kung sino ba ang mga hindi dapat. Kung tutuusin po, dapat maging maayos sana dahil ang pamumuno sa isang bayan ay isang napaka-importanteng aspeto at kung tutuusin po, sagrado yun dahil ang mga Muslim po pinamumunuan ng imam. Ang imam po ay taglay niya ang kaalaman sa Quran, ang kaalaman sa community at ang kanyang pananalig sa dakilang tagapaglikha. Hindi ka pwede maging imam kung hindi ka
equip hindi ka puno ng kaalaman sa iyong pagiging imam at saka marami kang alam tungkol sa aral ng Islam, lalong-lalo na pagdating sa Quran. Dahil isa sa mga basehan kung paano ang isang tao maging imam, kung gaano karami niyang nalaman tungkol sa Quran, ang pagiging isang pinuno po, siya po ang imam sa isang community. Paano ka magiging isang effective na imam o pinuno kung hindi sapat ang iyong kaalaman sa pamumuno? At paano ka magkakaroon ng follower na may respeto sa iyo kung hindi mo naman alam kung anong pangangailangan ng iyong mga tagasunod o yung mga nasasakupan? Kaya isa po sa mga napakahalagang aspeto magiging pamantayan ng pagpili ng pamunuan base sa kanyang pananampalataya at base sa kanyang kakayahan, ang kanyang competence sa governance at ang kanyang determinasyon magsilbi sa kanyang nasasakupan. Kung wala po ito, ay walang silbi ang kanyang pamumuno. Mamumuno po siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagnanasa, at para sa kanyang sariling interes. Ang pangangailangan ng ating sambayanan, ang ating mga kababayan, ay kung paano maiparating ng ating pinuno ang basic services and programs ng ating government, maiparating doon sa ating nasasakupan. Tama po. Tayo po'y niluklok ng mga tao upang bilang representante kung anuman yung pinapaloob na ng ating gobyerno ay dapat nating gampanan o ibigay ang nararapat sa mga taong nasa sa loob ng isang bayan o lugar na nasasakupan natin at ibigay ang mga nararapat na hiling at ano yung kulang sa ating nasasakupan na kailangan nating gampanan sa ating kakakayahan. So dapat lang po no sa ngayong election no ay tingnan din po natin yung mga previous na history or record ng bawat taong tumatakbo kung nararapat pa ba pong iboboto o dapat po bang papalitan. Tama yan. Bago ko sagutin, brother, bago ko susugan yung sinabi mo, basahin natin ang komento ng ating taga-subaybay. Walang iba kundi si Sister Raida Norbandara. Isa po itong masugid na taga-subaybay. Watching naman po ako sa programin niyo, mga mahal kong kapatid sa agama Islam. Pagpalain naman tayo ng Allah dito sa dunya. Wal-ahira Allahumma amin ya Rab. Alam niyo, sister, napakaganda po ang iyong komento sapagkat hindi po ito para sa isang tao at hindi para sa iyo lamang, para sa sarili, kundi ang dua po ay napakahalag. Let's not underestimate the power of dua. Ang mga pangyayari po nangyari sa ating paligid ay kagawan po ito ng ating dakilang tagapaglikha at maaari po ang mga bagay na hinihiling natin sa kanya sapagkat napakahalaga po ang inyong dua. Ang mga kababayan, ang ating katropa saan man kay sulok ng mundo po ay welcome kayo, magmungkahi, mag-suggest at magbigay ng inyong mga kuro-kuro para mailahad natin at maiparating natin sa ating mga kababayan, ang ating mga katropa tagasunod. Si Brother Kahar Aidnam, ating pong binabati at patuloy lang po kayo sa pag-antabay sa ating program. Alam niyo po yung ating kasaysayan ng mga sahaba. Yung sahaba po, sila po yung mga companions ng ating mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag dumating po ang oras ng pagpili ng mga pinuno, ay nagsipagtago po sila at nagsipag-iwas sila. Baka isa sa kanila po ay maturo kasi ang pamumuno po ng mga sahaba ay by appointment at doon po sa kagustuhan ng kanilang amir. Kung sino po ang napipili o kung sino po ang natuturo para maging pinuno, sila po ay mag-istighfar at maghingi po sila ng kapatawaran sa Allah sapagkat napakalaking obligasyon po ang pamumuno sa isang lugar o sa isang nayon sapagkat napakalaki po ang magiging consequence ng pamumuno. Like for example, kapag ang isang pinuno ay patas o makatarungan, magkakaroon siya ng biyaya at magkaroon siya ng gantimpala galing sa dakilang tagapaglikha. Subalit kung ang isang pinuno ay walang kakayahan o hindi niya kayang ibigay doon sa kanya na sakupan ang mga nararapat nilang ibigay, ay magkakaroon po ito ng katakot-takot na kaparusahan. Kaya po sa pamumuno sa Islam, napakaganda at napakamakatarungan dahil ang basehan po nito ay ugnay po, ay base po doon, hango po doon sa mga pamumuno ng mga sinaunang tao sa atin sa pananampalataya. At lagi po tayo nag-uugnay ang ating pamumuno doon sa mga unang sahaba
Halimbawa po si Omar ibn Khattab, yung isa po sa mga khalifa, ang kanyang pamumuno po ay napakaganda at naging servant leader po siya. Napakahabang kwento po at napakahabang kasaysayan ng mga kwento ng mga pamumuno sa atin sa agama. Ngunit lahat po sila nagtukumpay dahil napakapagkumbaba ng ating mga pinuno. Hindi po sila mamuno para sa kanilang kapakanan o para sa kanilang kasikatan, kung hindi mamuno po sila upang magiging tagapaglingkod at magsilbi sa kanilang nasasakupan. Ang pamumuno pala sa Islam ay isang obligasyon, isang pananampalataya at bahagi ito ng kanyang ibada. Ang ibada ay uri ng pananampalataya. Lahat ng ginagawa mong mabuti, if it is done for the sake of Allah with pure intention to save humanity, to save God, that is ibada. Ang lahat ng ginagawa mo, araw-gabi, lahat ng action ng isang alipin ng Diyos, magiging ibada ito kung ito ay ginagawa sang-ayon sa kaluguran ng Panginoon. Mismo ang pag-aral natin, mismo ang pag-usap natin sa kapwa, mismo ang paghanap buhay natin, kung ito ay sang-ayon sa pamantayan ng Islam, ay magiging bahagi po ito ng iyong amal o magiging ang inyong ibada. At lahat ng mga ito, pakakuhaan mo ng reward o yung virtue sa kabilang buhay. By the way, ang Islam, dalawa lang po ang kanyang destination pagdating ng kabilang buhay. It's either sa paradise or sa impyerno. Ang pinakahabol ng isang Muslim na nampalataya at nagpa-practice ng Islam ay makamit ang paraiso ng Allah, sapagkat lahat ng ginagawa ng mga ito ay ang punot dulo po ito kung paano na makamit ang kaluguran ng Allah. Kaya nga marami nagtatanong sa atin, Brad, bilang isang Muslim at bilang isang nanampalataya, kung bakit ang mga Muslim napakaraming ritual, kung bakit nagpa-fasting na, kung bakit nag-pray pa, nag-jakat pa, nag-hajj pa. Parang sabi niya, ang hirap naman maging isang Muslim. Yun po ang pamantayan ng isang tao, hindi naiintindihan ng Islam. Ngunit kung alam mo may hajj ka pa, may jakat ka pa, may fasting ka pa, at may sala ka pa, napakaswerte mo, sapagkat lahat po ng mga ito ay magiging daan upang makapasok ka sa paraiso. Ang hindi alam ng iba, pagdating ng Ramadan, akala nila natatakot ang mga Muslim pagdarating ang Ramadan. Ang akala nila umiwas ang mga Muslim pagmalapit na ang buwan ng Ramadan. Mali po, ang mga Muslim, ang binubuwaan nila ay maabutan pa nila yung next Ramadan, even during the month of Ramadan. Pag sasapit na ang huling 10 days ng Ramadan po, nalungkot na ang mga Muslim at nag-alala na sila, baka matapos ang Ramadan, wala silang magawang amal, wala silang magawang ibada, at baka hindi pa nila maabutan ng next Ramadan. Ganun po kahalaga yung mga ritual, yung mga pillars ng Islam. Ang binabanggit po natin yung 5 pillars of Islam. At ito po ang importanteng basic practice ng mga Muslim. Kaya binanggit po natin itong darating na halalan, kung naiintindihan lang po natin, ay bahagi din po ito ng ating pagiging Muslim at magiging bahagi ito ng pagiging ibadat natin kung ito ay nagampanan natin sang-ayon sa kagustuhan ng Allah. Ngunit po, para sa kaalaman naman na atin na mga katropa, maari naman ito maging sanhi ng pakakapasukan natin ng impyerno kung ang pagpuritika naman po natin ay hindi sang-ayon sa kagustuhan ng Allah at hindi sang-ayon sa acceptable sa batas ng tao. Ano ba itong batas ng tao? Meron po tayong constitution, meron po tayong batas, meron mga korte tayo sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kung labag naman ang iyong pagpuritika sa ating batas, ay magkakaroon ka rin ng kasalanan sa batas at magkakaroon ka rin ng kasalanan sa Allah. Bakit? Ang mga batas, ang mga pinuno po sa Islam, kay Kristiyano po o Muslim, ay obligasyon din ng isang Muslim ang pagrespeto sa kanya. Ang sinabi pa sa Quran at saka sa hadis, mafhum sa maana ng mga ayat at mga hadis na ito, ang isang Muslim ay karapatan, tungkulin niya magtaat o sumunod sa kanyang pinuno, sumunod sa Allah, sumunod sa Rasulullah, at sumunod sa mga pinuno sa kanilang mga
nasasakupan. Sa mga katuwid, kung hindi mo sinunod ang mga ito, hindi ka nakikinig at hindi mo nirespeto ang katuruan ninyong agama, which is al-Islam. Opo, no? Brother Yusoph, no? Tama po yung sabi niyo. No? At saka, the people you are serving is just, you're just serving also the God, no? Pag tama po yung pagsisilbi niyo sa maraming tao, ay parang ito ay pagiging pagsimba niyo po sa iyong Diyos, no? So, kailangan nating tratuhin na mabuti ang ating mga mamamayan at sa mga karamihan, yung majority, dahil sila po yung parang representative natin kung paano tayo mahalin ng ating mahal na Diyos. Tama. At saka ang paglilingkod po ay isang napakalaking ibada. Kasi ang lahat ng mga propeta pinadala ng Allah ay nagsilbi rin po. Mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging pinuno siya, naging amir siya, naging siya yung rahmatan lil alamin. Siya yung blessing sa buong sangkatauhan. Kaya hindi ka pwedeng umiwas sa pagiging pinuno. Sa Islam, ang requirement para magkaroon ng isang leader, kapag tatlo na kayo sa isang lugar o sa isang situation, dapat mamili na kayo kung sino ang mag-lead isa sa inyo. Kaya hindi po pwedeng mawala ang pamumuno at hindi rin po pwede mawala ang sumunod sa pinuno. Mahirap po, brother, ang pagiging isang leader, no? Pinuno, okay. No? Dahil hindi lang po itong posisyon, no? Hindi lang pangalan. Dahil marami po kayong tungkulin at dapat ay gabayan kayo ng iyong kaalaman at prinsipyo at reliyon, no? Kung ano yung man yung reliyon natin. Dahil napakaraming tao po ang ating titingnan. Hindi lang po isang tao, hindi lang po 10, 100, libo-libo po na kailangan natin pakinggan ang kanilang mga sitwasyon at mga kuro-kuro kung paano natin sila matulungan at mabigyan ng mga pag-asa. So may napakahirap po ang maging isang may title na tao dahil hindi lang po title ito, hindi posisyon. Dahil ito yung isang napakalaking obligasyon. Dahil ito'y binigay sa iyo bilang pagkakataon ng mahal na Diyos, so dapat mong gampanan ng mabuti, kaya hindi basta-basta po. Bro. At saka napakabigat na pasanin ang isang pamunuan dahil ang kalagayan, ang buhay ng isang nasasakupan ay nandoon sa kanyang pinuno. Lalong-lalo po ngayon, iba po ang pamunuan noong panahon na ang biyaya ay galing sa pagtatanim, ang biyaya galing doon sa mga natural resources. Ngayon po, iba eh, ang naisip ng mga tumatakbong ngayon, yung mga pondo eh, yung pork barrel, lalo na pagdating sa kongreso, na iba yung mindset. Kaya dapat po i-rectify natin sa pamamagitan ng patnubay ng ating pananampalataya at we as Muslim, dapat talaga i-advocate natin ang mga religious leaders sa ating mga kanayunan ay gampanan nila ang kanilang tungkulin para magabayan ang ating mga kababayan, ang ating mga katropa, lalong-lalo na po doon sa mga supporter na minsan ang dahilan naman ang isang leader kung bakit sila naging corrupt dahil kinukorrupt din siya ng kanyang mga supporter. Ano ba itong klaseng pangungurap ng ating mga supporter? Eh, pagdating ng eleksyon ng ibang mga kandidato, hindi na yan maghanda ng kailangan magaling sila mamuno o kaya magaling sa magsalita sa entablado. Kung hindi, ang iba naghanda na ng pera. Bakit ka maghanda ng pera? Itatakbo ka, gugastos ka para maglingkod sa iyong nasasakupan. Ang iba naman mindset ng mga kababayan natin ay paghandaan nila para makabili ng boto. Ito ang sinasabi natin, maling pamumulitika. At ito po ang kinukondena ng Islam sapagkat ang pag-bribe, ang pagbibigay ng bribe at pagtanggap ay parehong nilabag niya ang batas at pamantayan ng relihiyong Islam. Kaya po, napakahalaga natin na pag-usapan sana kung darating makahabol itong mga resource person natin para mabigyan natin yung detalye kung to what extent this bribery can be prevented and can be avoided by our voters and by our candidates. Dahil po ang election ay paulit-ulit na lang at hindi tayo natututo
kung masana maiparating natin ng ating mga religious leaders sa iba't ibang mga lugar, ay sana magkaroon ng tulong na rin ito sa ating pamahalaan. Dahil ang ating situation, lalo na sa mga Muslim community, hindi lang doon sa pagbibigay ng pera ang kaugalian. May mga situation pa nangyayari. Umabot pa sa dahas. Umabot pa sa mga pagkakagulo. Which is, hindi po ito ang katuruan ng ating reliyon. Ngunit, palagi po nangyayari sa mga Muslim community. Siguro, no, brother, no? Dahil ito'y nasimulan natin at nakita na natin sa kay ating sa ating mahal na Pangulong Duterte, sinimulan niya kung saan ay kusang loob, binoto siya ng maraming tao at naniniwala sa kanya, ay sana tuloy-tuloy na po, no? Maging sa national at saka local, ay kung ano po yung nangyari during election po ng ating mahal na presidente, ay maging tuloy-tuloy mula sa national at saka local. Maging isang ehemplo po itong pagbabago na ito, no? Ito nga sana, katropang dato, ang imumungkahin natin na sana tingnan natin yung ating mga kapitbahay na mga siyudad, na mga probinsya, huwag lang tayo tutok doon sa ating probinsya sapagkat hindi tayo matututo kung hindi tayo mag-aaral kung ano bang sitwasyon. Dahil in fairness sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lang naman po sa Mindanao at hindi lang sa mga Muslim nangyayari yung karahasan tuwing sumasapit ang eleksyon. Meron din naman, actually, these days po, yung mga ilang nakaraang linggo, may mga untoward situation po, may mga mayor, may mga opisyal ng ating pamahalaan, may mga insidente na hindi maganda. Ito po ay mga election related. Kaya hindi lang naman doon sa mga Muslim area at hindi lang naman mga Muslim ang involved dito. Ngayon pong sana, dahil panahon na ng ating Pangulong Mayor Rodrigo Roa Duterte, sana yung mga ballot box snatching at saka mga pag-terrorize ng mga pagdaos ng halalan ay maiwasan sapagkat mananagot po tayo sa batas. At bukod doon sa pananagutan natin sa ating batas, ang mga Muslim po ay may araw ng paghuhukom. Gaano man kaliit ang iyong pagkakamali, ang iyong kasalanan, at gaano man kaliit ang iyong nagawang mabuti, ang mga biyaya, yung magantimpala na gawa mo, ah hindi po yan makakaligta sa mata ng Diyos, sa mata ng Panginoong Allah. At hindi po natin yan mararamdaman habang nabubuhay tayo, kundi doon po tayo sa araw ng paghuhukom, husgahan, sangayon sa atin mga nagagawa. Tama po yan, no? So, tayo po mga Muslim brother Mando, no? Ay hindi lang yata Islam ang naniniwala ng life after death. Kaya kung gustoin natin na maging maganda yung ating buhay, ay sana ay pag-isipan natin na tayo ay sandali lang po sa mundong ito at meron tayong totoong buhay sa kabilang buhay, no? Hindi lang yata Islam, pati sa ibang reliyon ay may mga paniniwalang ganun. Tama, tama yung paniniwala. At saka binabati ko si Brother Ernie Alcansare, Yes for Peace. Yes for Peace po tayo. Ang programang ito po, ang mensahe ng kapayapaan, ay nagsusulong din po ng kapayapaan. At ang ating programang napapanahon po, kung bakit napag-usapan natin ang mga bagay-bagay may kinalaman sa peace and order, sapagkat ang mensahe ng kapayapaan po ay pinagkaloob sa atin ng CRSAFP upang maging bahagi tayo ng pagsusulong ng kapayapaan, not only among Muslim community, but throughout the country, dahil ang kapayapaan po ay obligasyon natin mga Muslim gampanan. Kung naniniwala po tayo that we are adhering to the religion of peace, dapat magsimula po sa atin mga hanay ang pagkakaroon ng kapayapaan bilang isang Muslim. Ang ating pong mga resource person ay nagtitext sa atin na medyo naalanganin yung biyahe nila. Kaya pagtsagaan muna natin yung ating mga kasama, ang ating panauhin dito si Brother Katropa Dato, sapagkat yung dalawang guest natin dito sa politics in Islam at saka dito sa election, yung pamumuno sa Islam po ay kasagsagan po siya kasi silang pagbibiyahe. Ngunit hindi po tayo magne-negative. Baka darating po at makakadaupang palad po natin sila upang talakayin natin yung mga bagay na dapat natin pag-usapan dito. Binabati po natin ang ating mga katropa, kababayan, saan man sulok ng mundo. Ang ating po mga partners sa Katropa, Radio, DWWD po sa ibang bansa,
ang aming pagbati po. Ang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakat. Magandang hapon po at magandang umaga sa anumang kasulok ng mundo. Kasama po namin kayo sa pagsusulong ng kapayapaan. Opo, ako ay nagpapasalamat din no sa ating brother Yusoph na pagkakataon dito ulit at saka sa DWDD 1134 kHz AM Katropa Radio sa mga pagkakataon na magbigyan ng boses ang mga kaming mga Muslim brothers ninyo at may hatid yung mga kuro-kuro o mga anumang mga agenda na para sa kabutihan at pagkakaisa at magkaroon ng magkaintindihan. Actually po, tama. At tayo po, nagpapasalamat din sa ating CRSAP sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. Ang mensahe ng kapayapaan po ay bukas para sa lahat. Kung sino ang magdanais magkaroon ng ambag upang makamit natin ang kapayapaan upang masuportahan ang ating pamahalaan sa kanila, sa lahat ng programa ng pamahalaan po dapat suportahan natin anuman po ang ating kulay, anuman ang ating political affiliation. Dapat pagdating sa peace and development po, magkaisa tayo sapagkat isa lang po ang ating bansa at isa lang po ang ating lahi, ang lahing Pilipino. At lahing pagkakaisa po, dapat manatili ito sa atin. Wag na po tayo papayag na paghati-hatiin tayo ng mga makasariling pwersa at yung mga taong magnanasa ng sariling kapakanan. Wag po natin pabayaan ang ating kinabukasan at ang kinabukasan ng ating mga kabataan masisira. Opo, no? Itong ganitong programa ay napakalaking naidulot at tulong bilang sa ating mga mamayan na Muslim brother Mando, no? Ay dahil hindi lahat ng pagkakataon ay pare-pareho, so itong pagkakataon na ito ay bigyan natin ng pansin at pagkakaisa para maiabot natin o may hatid natin kung ano man yung mga ating mga saloobin at para sa mga nararapat na pagkakaisa at pag-iintindihan ng bawat mamamayan dito sa loob ng ating bansa na Pilipinas, no? Lalong-lalo na yung sa lugar natin na sa Mindanao ay kung saan ay masyadong maraming mga issues at saka mga balita, pero kung saan ay ito'y hindi naman halos lahat ay katotohanan. So ito ay napakagandang pagkakataon na binigyan po kayo at tayo ng mga ng isang oras o isang panahon na para may palabas po natin ang ating mga totoong adikain at sitwasyon sa Mindanao, no? Brother, tama, brother. At hindi po maubos ang ating pasalamat, of course, sa dakilang tagapaglikha ng Allah dahil binigyan po tayo ng pagkakataon maging bahagi ng mga sitwasyon na magsusulong na ikaaunlad ng ating bansa. Lalong-lalo na po dito sa sitwasyon natin sa ngayon, ang ating bansa po ay nakaranas ng bako-bako na daan, especially ngayon na maraming mga pwersa na sagasaan ng daan ng tunay na pagbabago ng ating mahal na Pangulo. Hindi po natin dapat kalimutan na may mga bagay talagang dumarating sa ating buhay. Kapag magsulong ka ng kapayapaan sang-ayon sa kapakanan ng mamamayan ng nakakarami, nakantabay lang po si pwersa ng kasamaan upang sirain, upang antalain ang mga magandang adhikain natin para sa kabutihan ng lahat ng ating sambayanang Pilipino. Kagaya po ng programa ng ating mahal ng Pangulo sa kanyang pagsusulong ng tunay ng pagbabago, marami po siyang nasasagasaan. Actually, kung meron lang isang leader na dati nang magsusulong ng ganito, at ganito kalaki ang kanyang determinasyon, siguro lumalabas din ang mga tao nito, kaliwat kanan yung batikos, kaliwat kanan yung pagpupuna sa kanya, pati yung pagkilos, pati yung pagsalita, pati yung intonation ng kanyang boses, pinupuna talaga. Pero wag po tayo dapat maging negative. Dapat po gamitin natin, i-convert po natin. Let us use our defense mechanism to address the situation of our leader, of our president, na hindi porket maraming bumantikos sa kanya isa siyang masamang leader. Actually po, yung mga masamang leader, hindi na binabatikos yan eh. Ang pinupuna po at ang binabatikos, ang leader na matuwid, ang leader na may determinasyon, at ang leader na meron kinabukasan. Kagaya po ng sitwasyon natin sa kasalukuyan, napapansin po natin, lahat na ng kamay, lahat na ng mata, nakatingin at pumuna sa kanya. Doon sa kanyang mga sinasabing maling ginawa.
Pero hindi ba natin napapansin, kamakailan lang nagkaroon ng award yung Pasig River, nagkaroon ng pinakamalaking reward, award na kukuha ng buong Asia. Nang isang araw din, nagkaroon ng pag-admit, pag-elect ng Pilipino doon sa UN Human Rights. Yes, yes, yes. Ay, hindi po ito basta-basta. Actually po, maraming sumasalungat dito. Pero bakit ganun ang ating mga kababayan? Tinatanong natin minsan ang ating sarili, bakit may nalungkot kapag nagkaroon tayo ng opportunities sa international community? Bakit may mga tumututo, may mga kumu-question pa? Hindi ba tayo masaya ang ating bansa na pasama doon sa pinakamataas na antas ng mga organisasyon ng international community? Hindi ba tayo masaya ang ating bansa may isang leader na handang isakripisyo ang kanyang buhay, handang isakripisyo ang kanyang presidency just to save this country? Saan tayo nakakita ng ganitong pinuno? Kung tutuusin, ito ang pamumuno sa Islam. Ang Islam ay nagpo-promote ng isang just leadership at nagbibigay ng katarungan sa kanyang nasasakupan. At ang pamumuno ng ating mahal na Pangulong Duterte ay napapaloob, napapasok doon sa kriteriya ng pamumuno sa Islam. Bakit natin sinasabi ito? Binabawal ng ating mahal na Pangulo ang lahat ng bisyo. Ano ba itong mga bisyo? Yung droga, yung paninigarilyo sa publiko, yung pag-iinom sa mga lugar na hindi dapat. Yung lahat ng mga pinagbabawal ng ating Pangulo, pinagbabawal din po ito sa Islam. Itong corruption, first and foremost, ang sabi ng isang ayat, kung sino, mafhum, Tagalog na lang yung ayat natin, hindi dumating yung ating mga alim na dapat magsalita tungkol dito. Kung sino, sabi niya, ang makapatay ng isang tao na hindi dumaan sa hustisya at hindi dumaan sa proseso, as if pagkagaya na rin ng napatay ang sangkatauhan. Except, ano bang nakalagay doon? Ang pagpatay, except sa corruption. Ibig sabihin, pahintulutan ng ating Quran, ang ating batas ng Allah, ang pagbigay ng parusang kamatayan doon sa mga tiwaling leader, sa mga tiwaling pinuno. Ganun katindi ang pag-uusig ng ating mahal na Pangulo sa katiwalian sa ating bansa. Ang Quran, sinang-ayunan niya ang pagbigay ng parusang kamatayan doon sa mga taong tiwaling pamumuno, ng kanilang pamumuno. Hindi po ito kaila. Yung pinagdebatehan death penalty, it has been decreed in Islam and in Islamic Sharia 1400 years ago. Hindi ito dapat pagdebatehan dahil ang nakikipagdebate lang naman dito yung mga nagigilty eh. Kaya yung iba hindi papayag doon sa pagkakaroon ng batas ng pagsulong ng death penalty. Dahil sila mismo ang guilty. Makikita natin kung sino nag-oppose dito. At malalaman natin kung ano ba ang pakay ng mga taong sumalungat sa panukalang batas na ito. At marami pa pong ibang mga adhikain ng ating mga Pangulo na sinang-ayunan ng ating relihiyon. Hindi ko na po isa-isahin, pero per se, dapat tingnan natin kung ano ang wisdom ng ginagawa ng ating pamahalaan, yung ating pinuno sa ating lugar. With due respect po sa kanya, marami siyang ginawa sa kanyang pamumuno na very Islamic. At to mention this specifically, yung kanyang leadership sa Davao City. Balikan ko lang po, naging paulit-ulit tayo magbanggit ng Davao City. The only city in the whole country that distribute powers. Ano bang power binabanggit natin? Kaisa-isang siyudad sa buong Pilipinas, nagkaroon ng leader ang bawat isang tribo. Nandiyan yung deputy mayors for Maranao tribe, for Taosog tribe, for Maguindanao tribe, for Calagan tribe. Banggitin ko, wala pong Yakan tribe na bigay sa Davao. In fairness sa amin mga Yakan, hindi po kami nagreklamo. Binabanggit lang naman natin. Dahil, of course, kasama tayo doon sa nag-appreciate sa mahal na Mayor Duterte ng Davao City, sapagkat meron silang madrasa system sa Davao. Meron silang representative from the Muslim community, well represented ang Muslim tribal groups sa Davao City. But this is not found in any Muslim city.
or province. Marami tayong mga community, city, provinces, pinamumunuan ng mga Muslim. Pero hindi natin nakikita, meron silang sariling halal governance. Meron silang halal procedure. Yung paradigm ng halal ng Davao is very good, very beautiful. Sapagkat ang proposal nila magkaroon ng separate segregation ng halal products sa haram. Ibig sabihin yan, Brother Mando, sa ayos sa iyong salita, no? Kano kaliit o kalaki man ang isang area na iyong pinamumunuan ay nasa isang liderato kung paano ito magiging epekto at magiging successful. Tulad ng nabanggit mo kanina na kung saan ay nag-distribute ng karapatan ang Davao City bilang respeto at pagkilala na sila'y sakop at kasama sa mamamayan ng Davao City, kung saan meron sila mga leaders representative, no, in which is in different tribe, at saka sa konseyo yata iba-iba din, meron din representative ang iba-ibang tribo doon yata. Yung deputy mayors ng Davao ay composed of different Muslim tribes, not only among Muslims, including the Lumads. Talagang well represented ang mamamayan ng Davao City. Kaya nga po, sana huwag nating kalimutan ang pagkakaroon ng isang presidente from Davao City ay katumbas na rin pagkakaroon ng presidente from Mindanao at katumbas na rin pagkakaroon ng isang presidente from the Muslim community. Dahil ito lang pong presidente, nakita natin ang kanyang determinasyon upang isulong ang kapayapaan. Dahil ni-recognize po niya ang historical injustices committed against us Muslim brothers. Our forefathers suffered, lived, fought, and died for the rights of the Muslim in this country. Pero hindi po natin nakikita yung ibang mga pinuno na kinikilala ito. Saan ba nagkaroon ng unang encounter, confrontation ang ating mga napangulo at saka yung President ng Amerika, kung hindi doon sa Budaho Massacre sa Sulu. Binanggit niya ito, huwag niyo kaming husgahan at huwag niyo kaming pag-initan hanggat hindi niyo masagot ang historical injustices you committed against our forefathers in Mindanao. Kaya napakahalaga po bilang Muslim at bilang mamamayan ng bansang ito, ang hindi marunong tumingin sa leadership ng ating mga Pangulong Duterte ay napakawalang utang na loob, sapagkat ang lahat ng ginagawa ng ating Pangulo ay para sa atin lahat at para sa kinabukasan ng ating bansa. Oh, parang nabanggit niya yata yan yung brother, yung Treaty of Paris, no? Kung panahon na yon, kung saan ay yung pagbebenta sa, correct me if I'm wrong, no brother, no? Yung pagbebenta sa isla ng Mindanao, kung saan ay sama doon sa Treaty of Paris. Kasama po yan sa mga pinaglalaban ng ating mahal na Pangulo at yung pinag-iinitan siya ng international community kaya ng iyo ay dahil po dito sa kanyang determinasyon, talagang ipaglaban niya tayo. Sino bang naging presidente natin na kinalaban ng Amerika? Sino ba ang sumusuway sa policy, international policy ng superpower country like America? At sino bang bansa? At sino bang president of this republic hinahangaan ng mga superpower? Only the president of this republic, no less than President Rodrigo Duterte. Kaya po ang ating paksa ngayon, yung pagkakaroon ng pagpapaliwanag tungkol sa politics, sana po sa panahon na ito, sa administration na ito, magkaroon tayo ng mga set of leaders na tunay na nakakatulong sa programa ng ating pamahalaan. Of course, hindi lang naman si President Duterte ang susuportahan natin. Sa lahat ng matuwid na pinuno ng ating bansa po ay hinihiling natin sa ating mga kababayan upang suportahan. Dahil bansa po natin ito, hindi ba tayo napapagod? Puro na lang tayo batikos, puro na lang tayo rally, puro na lang tayo reklamo. Hindi ba natin naiisip ang mga tao, ang mga leader natin ay mga tao rin? May sariling pangailangan at may sariling pagkukulang. Dapat po tanungin na, huwag lang na tanungin kung ano ang nagagawa ng ating Pangulo sa atin. Magtanong din po tayo sa atin mga sarili kung ano bang ambag pwede natin i-share para maging maunlad ang ating bansa. Bakit puro batikos na lang ating maririnig? Kaliwat kanan batikos, pero huwag po tayong mag-alala. Binanggit po natin ito bilang pag-recognize because we live in a democratic ideal. Our country live in democratic ideas. Dapat po irespeto rin natin ang karapatan. Huwag lang sana po abusuhin ito sapagkat ang lahat ng bagay kapag inabuso mo ay hindi po makakabuti.
Yes, no, siguro kahit ano naman siguro ang galing ng isang tao at kung ano man ang talino at sinseridad at anong haba ng pangunawa, eh kung puno. Punong-puno na siguro ay kailangan din din yata na ng tulong, no? At kailangan niya ng makasama para may siya katuparan ang mga lahat ng kanyang mabuting layunin. Sana po ay kung ano po yung sa tingin natin na nakakabuti at sa tingin natin ay merong nakikita nating pagbabago, ay suportahan po natin at huwag pong bitawan at lalo po nating yakapin para sa ganun ay hindi po siya magsasawa, no? Tama. At katropang dato ay malapit na po tayo sa ating isang oras. Siguro yung pag-usapan na lang natin kung paano natin mahikayat yung ating mga kababayan magkaroon ng pagkakaisa. At ibabanggitin ko po yung mga nakaumang natin mga topic na ito is i-reserve natin for the next session, yung politics in Islam, yung Muslim aspirants, yung isa po sa pag-usapan natin ito, Marawi City, 1 year after it was declared liberated, ano na ba ang status? At saka yung pag-usapan natin po yung tungkol sa Bangsa Moro Organic Law, sapagkat isa po ito sa inasahan ng ating mga kababayan sa Mindanao, yung pagkakaroon ng tunay na kapayapaan, ang tunay na pagbabago po makakamit natin kung tayo ay magkaisa. Bro, yung katropa, yung last message mo para sa atin, meron tayong 3 minutes to go. Siguro hilingin ko lang sa'yo yung matiwasay, maiparating mo hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo yung panawagan natin ng kapayapaan. Salamat, no, Brother Mando, sa pagkakataon at saka sa DWDD, 1134 kHz AM, Katropa Radio. No? Gusto ko pong iparating, no, nasimulan po na ng ating mahal na Pangulong Duterte kung saan ay binoto natin siya na walang kapalit at nagkaisa po ang sambayanan, ay sana po ngayon darating na election, no, ay mangyayari ito, hindi lang po sa national, pati sa local area, lalo na sa mahal naming bayan sa Mindanao area, no, na iboto po natin ang kung ano po yung nakikitang natin na may pag-asa na walang kapalit. Tulad na nabanggit ni Brother Mando kanina, na huwag na po nating gayahin o ibalik ang dati na yung may involvement na pera, no? At dahil ito ay napakalaking kapalit, dahil ay wala na pong pagkakataon na malayang may pahayag ng ating na halal ang mga plano or mga development sa ating area, dahil una-unahan na po sila. Kaya huwag po tayong mag-asa na tayo ipabili natin ang ating boto. Dapat iboto natin sa tamang tao na kung saan nakikita natin na may capability na para mataguyod o ang pagbabago. At saka po, no brother, no, tayong mga Muslim ay naniniwala sa life after death, no? At hindi lang po yata tayong Islam ang mayroong paniniwalang ganun. I believe pati Christian, di ba bro? Tama. Oo. So, kung tayo po ay naniniwala sa salita ng ating mahal na Diyos, ay matakot po tayo sa totoong buhay. Ay panandaliam lang po tayo dito, pero yung totoong buhay po natin, yung sinasabing life after death. Sana po ay magkaisa tayo sa darating na eleksyon at sa mga plebisito para sa kakabuti ng karamihan. Yun lang po, Brother Mas. Maraming okay. Salamat. Bilang panghuling mensahe po, ang ating programa, ang Mensahe ng Kapayapaan po ay bukas para sa lahat upang magbigay ng share ng ambag para sa ating bansa, para sa ating pamahalaan po. Ang aking message ay manatili ang pagkakaisa pa rin ang siyang nag-iisang epektibong weapon o sandata para makamit ang kapayapaan, ang kaunlaran ng ating bansa. Suportahan po natin ang ating pamahalaan, ang programa ng ating mahal na Pangulong Duterte.
makiisa tayo sa ating AFP, sa kanilang pakipaglaban para sa ating kalayaan at para sa ating bansa. Sa ating mga pinuno, ano man po ang kulay ng ating affiliation, magkaisa po tayo bilang isang bansa, isang Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Brother Yusoph Mando, ang host ng Ang Mensahe ng Kapayapaan. Para sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo, binabati namin muli kayo ng pagbati ng kapayapaan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Magandang hapon po. Maraming maraming salamat. Ito ang DWWD 1124 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tapos na tayo bro, isang oras. See you.